What's up? Maligayang pagbabalik mga kauta. Maligayang pagbabalik mga kauta. So sa araw na ito is bibigyan ko naman kayo ng mga tips and tricks on how to play Among Us. Alright, so meron ako dito mga tips and tricks kung paano man... mananalo bilang impostor or bilang crewmates. So, let's begin! Okay, so dahil maraming naglalaro ng Among Us, syempre magpapapansin tayo. So, ayun guys! So, for today, pag-uusapan natin yung Among Us na laro or sino sa atin? Ayun nga, pag-usapan natin yung Among Us na laro upang malaman kung paano ka mananalo sa isang labanan bilang imposter or bilang a crewmate. So, malaman ko na ito palang imposter, ito palang Among Us is narilis siya noong 2018 pa. Ngayon lang siya nag-boom dito sa Pilipinas lalo dahil maraming mainstreamers noon na naglalaro nito pero hindi sila famous or hindi sila ganun kalalaking mainstreamers hanggang sa napasok nito yung Twitch and then yung mga YouTubers is nag-start na rin maglaro. So, marami na rin nagla-live nito, yung iba nag-join online. So, ayun, that's the reason why sumikat siya at yung paglalaro ng imposter or ng... Stop it! Get some help! Ng Among Us is dito mo malalaman or masusubuhan ang pagkakaibigan ninyo ang magkakaibigan kung sino sa kanila ang imposter, kung sino sa kanila ang kailangan mong pagkatiwalaan. Dahil ang main goal nito is kapag ikaw ay isang crewmate, kailangan magawa mo yung lahat ng task and then ma-eliminate nyo kung sino yung imposter talaga. So hindi mo talaga malalaman kung sino yung imposter unless magaling ka mag-observe or mag-investigate. Kung ikaw naman ay imposter, syempre, kailangan magaling ka man din lang. Well, dyan naman magagaling ang mga lalaki, diba? So ayun, kailangan magaling ka man nilang magsabi ng hindi totoo para manalo sa game. At magaling ka dapat magtago. And then, sa end ng video ng to, kung magstay lang kayo, bibigyan ko kayo ng tips kung saan ba doon magandang magtago habang inoobserbahan ninyo kung sino ba talaga ang imposter sa game. So ayun nga, so let's begin! So, una dyan is yung pagsaswipe ng card. So, marami talagang mga players na nahihirapan magswipe ng card. So, usually, binabagalan nila ito. Minsan naman is sobrang bilis. Kaya, hindi kumakagat yung card. So, ang clue dyan, kunin mo yung card and then iswipe mo siya ng mabilisan left to right. Parang ganyan. So, mabilisan siya dapat. Iswipe mo siya ng left to right. Okay? Alright. Tip number 2, kung ikaw ay isang impostor, so halimbawa, pumasok ka ng isang vent, tapos lumabas ka doon and then may nakakita sa'yo. So, since unahan mo na yan dahil panigurado ako na magtatawag ng meeting yan kasi sumbongera yan. So, unahan mo na yan, pasok ka ulit sa vent, tapos labas ka doon sa vent na pinakamalapit sa kanila bago sila mag-exit. And then, ayun na yung pagkakataon mo, patayin sila. Dahil kapag ka nahuli ka niyan at nagsumbong yan, nako po. So, tip number 3, kapag ikaw ay may napatay na isa and then nakita mo may paparating na na iba, so ang gawin mo lang is tumayo pa doon sa napatay mo para matabunan siya or matakpan siya and then later on naman is mawawala yon. So, takpan mo lang siya, hindi makikita ng ibang mga crewmates niya, especially sa cafeteria na malawak yung lugar. So, ayun lang yung tanging mong paraan para hindi ka mahuli as an imposter. Okay? So, kapag ka madami kayong nagtutumpukan, lalo na sa ano, sa comms room. So, kapag madami kayong nagtutumpukan doon, yun na yung chance mo upang pumatay ng isa. Kasi sa sobrang dami ninyong nagtutumpukan, hindi makikita doon kung sino talaga yung pumatay. So chance mo na yun para pumatay. So, isa pa,
para manalo ka bilang impostor. Tay, galingan mo to. Kapag kadating sa mga ano, sa mga botohan-botohan, ganyan, dapat kapag may isang binoto, makiayon ka na lang para hindi ka pagbintangan. Siyempre, kasi kapag ka pinagbintangan ka, naku tay, at ikaw ang na-reject. Galingan mo, dapat makiayon ka sa kanila. Kasi diyan ka naman magaling. Tapos clue guys, kapag ka ikaw ay impostor, ito yung mga task na magandang i-fail. So yung una is yung download task, tapos refilling task, and then yung fixing wire task. So dyan ka magmaang-maangan or dyan ka magkunwari na gumagawa ka ng task para hindi ka nila paghinalaan na impostor ka. Tsaka huwag mong tatagalan doon sa mga task na yun. Syempre the more na matagal ka is lalo ka nila paghihinalaan kasi hindi naman talaga ganun talaga katagal gawin yung mga task na yun, di ba? So, ito naman yung time para din sa mga crewmates na gusto nilang malaman kung sino nga ba ang imposter sa kanilang magkakaibig. Unang-una is maganda mong puntahan yung admin room. Kasi doon sa admin room, doon makikita yung mga features ng bawat room. Tapos halimbawa, doon sa electrical, may makikita kang isang tao na gumagawa. Syempre, kailangan dalawa yung gumagawa doon. So, may makikita ka na isa pa. So, kita mo rin doon, kapag ka napatay yung isa, ibig sabihin, yung isa, yung imposter doon. Well, pwede mo rin naman i-report yon pero self-report siya. Itong medbay na to, is ito yung lugar kung saan, halimbawa, makita mo na may isang tao na dumaan doon. So, ang ano kasi doon, is yung task, is it's facing right. So, kapag ka, ang isang crewmate mo is pumasok doon, and then, he is facing right, so, ibig sabihin, gagawa siya ng task. And then, kapag lumabas siya na facing left, ibig sabihin, kakatapos niya lang sa task. So, gumawa nga siya. So, hindi siya imposter. Kasi, yung mga imposter is hindi nakakagawa ng task. Nang sasabotage lang sila or nang pipeke ng task. Pero, yung vent, meron siyang katapat na vent. Eh, yung vent is labasan ng mga imposter, mga lusutan, ganun. So, kapag ka may lumabas doon, tapos lumabas sa medbay na facing right siya, so ibig sabihin, siya yung imposter. So, know the difference between two. Kapag magsisimula pa lang yung game, syempre pupunta ka doon sa admin room, tapos may nakita ka na sumunod sa'yo doon sa admin room at pinuntahan agad yung download task, ibig sabihin, 100% imposter yon. Kasi nga, una mo kasing gagawin dyan is i-upload mo muna sa labas bago ka pumasok sa loob to download the task. So, 100% imposter yun. One good thing to find out kung sino talaga yung imposter is kapag ka may vent dun sa kabilang room and then nandun ka sa may kabilang room, makikita mo naman na bubukas yung vent doon kung babantayan mo. So, once na bumukas siya, takbo ka kaagad palabas ng room and then kung sino yung makita mo dun sa room na yon, siya yung imposter. So, other way to find out is, halimbawa, makita mo na bumukas yung vent tapos nandun ka sa may security room, tignan mo agad dun sa may CCTV or sa may camera kung sino yung lumabas dun sa room na yon. So, ibig sabihin siya yung imposter. Meron tayong 5 upload places. So, cafeteria, communication, electrical, weapon, at saka sa navigation area. Lahat yon is may iisa lang silang download place, which is yung admin room nga. So guys, ito na yung mga secret hiding spots na meron ang Among Us game. So, pwede nyong gamitin ito para makapagtago at malaman kung sino talaga yung imposter. So, bago natin umpisahan yon kung saan talaga tayo makapagtago, dapat alam ninyo itong dalawang bagay bago ninyo umpisahan. Una, huwag na huwag ka maglalagay ng pangalan mo. Wait a minute! Who are you? Pangalawa, huwag ka maglalagay ng hat. Bakit? Malalaman nyo yan mamaya. Okay, umpisahan na natin. Dito sa Polus, lakad tayo. Lakad. Ayan, ito yung una. Dito sa may bato na may snow. Diyan, pwede ka diyan magtago kasi hindi ka makikita eh. Tapos, pangalawa, puntahan natin. Lakad. Okay. Dito sa may satellite na to, isakto mo lang siya dun sa mismong bilog ng satellite. Hindi ka makikita diyan.
Pero kapag ka may hat ka, syempre makikita ka dyan ng kalaban. So, sa monitor na, hindi ka nila makikita. At itong last one is, itong parang ventilator ata to. So, dito, pwede ka dito magtago. Ayan. So, itong Mira HQ, meron siyang dalawang hiding places. So, una, ito, puntahan natin. Teka. So, una is sa likod ng satellite sa balcony. So, doon ka pwede magtago kasi malaki yung satellite doon eh. Tapos, yung pangalawa, ito, puntahan natin, is dito lang sa malapit sa kanya, which is yung storage room. Yung parang mga estante doon. So, pwede mong pagtaguan doon. Wala makakakita sa'yo doon. So, itong scaled map, wala siyang masyado talagang taguan, pero meron siyang mga tatlong lugar kung saan kahit pa paano pwede ka makapagtago. So, ito, puntahan natin yung una. Itong kahon na lumulutang, pwede ka dito magtago. Kasing laki mo lang naman siya eh. Pero, hindi ka pwede magtagal kasi nga, itong kahon na to is gumagalaw siya. So, mga ilang segundo ka lang pwede makapagtago dyan. So, puntahan natin yung pangalawang secret hiding place. Which is, itong upuan dito sa may communication room. Itong upuan na to, pwede ka magtago, pero may some part ng katawan mo na pwedeng makita at maaninag. Pero hindi na rin ganun kahalata. So, ito, puntahan natin yung pangatlo. Teka ha. Sige, lakad-lakad lang. O, ito. Itong pangatlo is dito sa may reactor. So, mas better kung ikaw is color white. Kasi, para ka lang, alam mo yung plug na merong connector. So, para ka lang ganun na nakadikit. So, ayun. So, those are the hiding places na pwede mo gamitin dito sa larong Among Us. Ayun guys, thank you so much for today. Sana nag-enjoy kayo sa mga tips and tricks na meron na akong binigay sa inyo dito sa larong Among Us. So magagamit niyo ito lalo na sa panluloko. So lalo na sa pagiging imposter or pagiging crewmates. Kaya guys, galingan nyo at dahil sa mautak tayo, so gamitin natin ang ating mga utak. LOL! See you on my next vlog! Kung hindi ka pa nakakapag-like sa aking channel, hit like, subscribe, paki-hit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos. Thank you so much for today. Bye.